Bagamat nasasako pa rin ng Ormoc City, madaling makita ang kaibahan ng kalagayan ng mga residente sa Barangay Liberty na may mahigit 1,000 na populasyon. Marami sa mga residente rito ay mahirap lamang ang kalagayan, kabilang dito si Julijan Ramirez, 31 taong gulang. Lisod yun ako sitwasyon nga no. Manang lisod ako kung kintang ano, wala na ko'y ginikanan, wala na ko'y aman niya, wala po ko'y matabang sa ko'y sun, kaya ko'y sun, isuun po kay sa panganan san. Ang lalong nagpabigat ng kanyang sitwasyon ay ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang anak. Ang muraga na siya, nahimo na lang siya special child, nga namang pag-abot niya sa 4 years old, di pa mangit siya kalakat. Lisod kay magpadako sa bata kay ang ako anak kanang ginatas gyud na siya, ginatas pod niya, tagaan pod siya og kanang kuan kanang pang vitamins gani kay kuwang siya vitamins pod unya mo lagi nga ang kwarta pod nga ginagmayakita sa ako pod Paris, i-budget na lang pod na ako sa vitamins sa bata, pang diaper, pang bugas pa. Mao lagi ako kalisod ka ng gisakripisyo na ako hangtod sangtod. Tungod kay gimahal po na ako anak, usa ka pinanggaan ako bugtong. Ang kanyang asawa na si Buena Manidlangan, pagsasaka ang pilit na ipinang-aahon sa kanyang pamilya. Subalit dahil ang Leyte ay daanan ng malalakas na mga bagyo, ay hindi rin niya madalas pinakikinabangan ang kanyang mga pananim. Mantinil lang magtanom og kuan mga utanon bagyohon pilyor way maani bisan unsang buwana magtanom pero ang problema kon maatulan nga naibagyo wa di makaani kay nakadaghan na kami nag ako nagtanom og kuan kini mga utanon permanente maatul sa bagyo kan mga kusog nga uwan di na ma kuan puslan. Kinahanglan yun sa paningkamot na ako nga kuan ang akong anak. Sa pagpapatuloy ng proyekto ng pamamahala ng iglesia na lingap sa mamamayan, sa atas ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid ni Eduardo Manalo, ipinabot ng mga kapatid mula sa distrito ng Leyte West ang agarang tulong sa Barangay Liberty. Mahigit 1,000 goodwill bags ang pinamahagi sa lahat ng mga residente rito. Kaugnay nito, iniabot din sa kanila ang pinakamahalagang tulong na maibibigay ng iglesia, ang pagtuturo ng mga salita ng Diyos. Pinangunahan ito ni kapatid na Joy Malte, ministro ng Ebanghelyo. Bisan kinsa nga musulod sa panon, pinaagi kadako siya maluwas. Kana ba nga pagsimba sa Katoliko, dili ba ingon ani na kanang daghay imo matun-an sa Ginoo, kanang iglesia, kanang kuamba sa Bible gud gagikan na ila isulti. Maayo ang ilang pag kun sa Biblia nga katuyuan sa mga tao nga alang sa kaluwasan diri sa among barangay. Salamat kami sa pulong sa Dios nga andam kami padayon diri sa among barangay. Inspirasyon namo ang pulong sa Dios kahit saan po sa mga islaman, sa mga kabundukan man o malalayong lugar, talagang sa aming distrito po sinisikap namin mapuntahan para maipalaganap ang mabuting balita. Pagpapatuloy po ang pagtungo sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang barangay po dito sa aming distrito. Pagtupad po ito sa mga aral ng Diyos na ang lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan para po
makasama natin sa kaligtasan. Nagmalipayan ni nga nakatabang namo ang iglesia ni Kristo. Mga duha ka semana namo nga magamit ni namo. Ako kayong pasalamat na luoy mo sa amo. Oh, wala. Wala'y lain nga relihiyon. Ang itabang, iglesia ra. Iglesia ni Kristo. Murag ka muna ang mga tao nga nakatumong sa giingon ni Jesus nga ipamahinbahin ang inyong bahandi nga ito sa kabos. Munang niya ka mo, naghatod sa inyong tabang sa mga kabos. Ganahan pa may mabalik ang iglesia ni Kristo para tabangan mi o makakatuon mi sa maayong pulong sa Diyos. Mula po rito sa Barangay Liberty or Moxiti, ako po si kapatid na Jem Barzaga para sa Iglesia ni Cristo News Network.